Yung medyo nostra ako na baka mag-Blood Seeker mid din dito ang, ano, ang Storm. Just because they have the Tekkis in. Isa sa good counter actually kay Blood Seeker si, ano, si Tekkis. Madali sila mapasok dyan. Especially yung mga broodlings na nandyan lang. Mm-mm. Pansin ko dito daw sa Fnatic ha. Yung Pugna kasi, after the Nether Blast, I don't know, may visage din pala sila when it comes to the push. Actually, pwede ka mag-standard DP dito. Wala kang ban ng DP, oh. Walang nagde-DK, walang seryoso talaga dito sa... Walang DK, walang... Walang DK, walang PO. Nakangarap pa ako. Feel ko, isa na namang mainit na pick to eh. Walang ano... Kanina Tidehunter support, no? Oo. Lupit, no? Makes sense, ha? Because of the... Siyempre yung gush nga, di ba? Just the armor reduction is massive. Papang-bully, kumbaga. Tri-lane pa yun. Level 6 lang naman kailangan mo eh. Para sa Leviathan, ano, it still does what he does. Yung tiny yung inano mo dun sa walang nagawa yung Huskar. Huskar nga, no? Kaya natin to si Gambino talaga. Last pickings. Looking at the last picks. Pang gulo-gulo talaga. Looking at their post to yata dito. Ano to? Post for Tekkis noon? Roaming suicide, kumbaga. Kumbaga, no, lakad kadamay dun sa bawat side lanes. Although pwede. Pero kasi medyan Tekkis mo, dikita mo yan, hindi mo. Yeah, hindi ka makalapit. Baka makalapit. Pag ano ka, babastusin kayo, baka frostbite sa'yo, lang pag ka ng proximity mines. Di ba? Pag alis mo sa yellow, may bubulaga sa'yo. Isang maganda would be the Broodmother Bite dito. Actually, by the time na nag-suicide si Tekkis, it's an instant, siguro, in kill range ka agad ng first kill dito ni, ano, ni Broodmother. Could be good. I think what need one is another execute hero dito. Necrophos is not bad, actually. Wala na bad. Ay, na pala ba? Unang-unang bad. Ember Spirit. So, ba? May seryoso, ba? Ember Spirit. Ba't ka mag-ember dito sa lineup na ito? Kung pwede mo i-burst yung Pugna, pwede mong talonan ngayon naman yung Pugna. Punch, kasi, I do feel na, ano eh, yung push dito ng Fnatic, I was thinking, ang bagal kasi mag-right click sa Torre ng Pudge, syempre, right king there is a time. If ever do Seiko's Embers or whatever right click items will they decide to choose. Nabibigyan rin ng space ng yung Ember Spirit dahil doon mayroong Broodmother na kailangan mong galawan. Oo. No. Yung Ember Spirit. You have a very strong lane. You have defense nga coming from the Tekkis. So, hindi ka makapush. Sila yung sila yung magdedictate nung kung saan yung ano. Although, itong kabila naman, may pushing capabilities with Pugna and Visage. I think it's mainly because wala talaga silang solid na panghuli. Clearly, magagawa ni Ember Spirit kung ano man ang pakulo niya dito on trying to pressure all lanes. Ang solid stun lang nila is coming from the Wraith King na... nag-iisang stun. Lincoln lang yun. Wala. Happy. Nadadodge din ng Sleight of Fist eh. Yung stun yata ni... Yung stun ni Raid King dito. So talagang... Kung sa tapatan, sa lane, mahirapan yung lane ng Raid King yata. And there might be a need on considering... Well, pag-support pad siguro to. What they have is the position to again. Patapat sa Ember Spirit. It will be... Templar. Assassin. Okay lang. Templar Assassin. Yeah, para sa Broodmother. Kung sakali din, no? Kung gano'n na maging tapatan, tatagos, mahahagip si Broodmother dito. Okay din yung ano, dun sa mga bomba, hindi ka agad ano. Yes. Oo nga, no? And panghuli din, if you want to scout out kung saan man nagro-roam itong Tekkis or Ember Spirit, just to catch. Even the Broodmother, it slows down the Broodmother, yung basic na habol sa'yo ng Broodmother. And actually curious ako, Ember Spirit, meron ba itong damage over time? Ember Spirit? Wala no, burst yung to. Ano niya? Yung apoy niya. Yung apoy niya na dumidikit kay Templar. Pag dinikitan niya ng apoy, So that's dependehan, no? So wala naman talaga. Kasi the direct counter for sa Templar Assassin yung is the poison. DOT. Pwede siguro yung ano, yung fire guard dito ni Ember Spirit. Pero overall, hindi ganun karami. No, marami siyang burst na pwedeng i-check. Templar Assassin is very good. Counters the Tekkis a lot. Well, Pangolier is more on the utility side naman dito. It's more resolution, no? I think they're eyeing the Broodmother. Lalo pa, it's resolution that has this one. Yep. And yeah, we have all the picks available para dito sa ating game, no? So, titingnan na lang natin. Sino support nanalo kanina? Wraith King. Storm. BJ, Storm. Storm. Wala, mahirap pa pagalawin yung draft ng Fnatic. Hindi nila nakapitalize yung Huskar. Maganda nga yung reset ni Tidehunter and then yung Tiny.
Ngayon may tekis sila. Uncle, feel ko ipa-fan na lang natin. Panoorin na lang natin kung paano gumalaw yung tekis dito eh. Sirs, sana sa early eh. Ang gusto-gusto ko makita pag napamali yung pugna na dinekre yung sarili. Tapos biglang, oh, mga kaibigan. Insta talon yun, di yan magdadalawang isip. Unang decrepify na marinig niyan. Suicide squad ka agad yan. Yan ang panigurado. So again, para sa mga viewers natin dyan na nanonood ngayon, di mo na makita muna yung chat ngayon. Pero good morning guys. Magandang umaga, siguro din nyo na nakapag-almusal na kayo at nakangiti, syempre, habang sumisip-sip dyan sa magandang kape at batiin kung sino man ang nagigising, kakagising din sa bahay nyo dyan sa ating laro. So we're good to go and set. Let's go for the game. Okay. Let's go for the Hero Roundup. Play for the Radiant Side ay ang Fnatic Squad, Eternal Envy sa ating Visage, Abed Templar Assassin, DJ Ampudge, Pylight Direct King, and of course Universe sa ating Pugna. Okay, sa kabila naman, DJ Storm MSS ang maglalaro ng Tekis, Resolution ang nasa Brood Mother, Snake King ang Pangolier, o si YS yung si War ang Ember Spirit, at SVG ang maglalaro ng Crystal Maiden. So si MSS talaga yung nasa nasa Tekis na. Makulit. Oo. Makulit mga kaibigan. Nasaan na yung Tekis? Kakaiba lang yung ano dito ah, yung icon ng mapa natin dito. Palitan ko lang. Parang di ko gusto yung ganyang klase. Naka-desert type yung ano. Naka-desert type nga no. Oo. Si Wanderers Dota kasi yung medyo trip ko eh. Ayun na, pero dito mangga kita Pangolier nagpapakita Pylight Die. Mukhang ano yata tayo dito, Uncle. Ay, trade up lang. It'll be a trade up in terms of the bounty. 2-for-2. Mangyayari. Yun nga, 2-for-2 ang bigayan dito sa ating mga bounty runes. Yes. So ang tapatan, masakit, Uncle, ah. Pugna decrepify to the decrepify to the hook combo. Uh-oh. And it's against Resolution, and they VG is attempting for another 3-1. This will be very hard on Resolution, ah. Oo, at katapat niya si Universe dito. Walang magagawa yung mga ano mo. Yung mga gambino mo. Yung gambino mo kasi dating about, oh yeah. Naku, mabilis ang first blood din. Ano yun? Sumabog. Oo, pay-up yata eh. Sinisay, di ba? Lakat matataag, normalin ka agad ang sinigaw dito. Tingnan si natin. Hindi, si anong nakapatay? Si Pangolier. Si Pangolier, actually very curious. Yep, naka-cooldown yung ano, yung suicide. So talagang tinalon. Suicide Pangolier ang tumapos. No, suicide Mamba out. Payoff din yung, I'm not so sure. I think it was the kinuha ka agad is Crystal Nova for the higher damage, not the Frostbite. Yun dito, talaga yung ano ngayon eh, Crystal Nova eh, dahil makatama ka ng dalawa. Sulit na sulit. Yeah. Ang Crystal, tapos na buff pa yung damage nun. Yung efficiency nga rin talaga ng Crystal mo, Nova, na you want multi-targets on that one. Tatlo pala sila dito eh. Actually, pa-blast off dito yung Tekis ha. Ayan o. Pwede yan eh. Pwede yan eh. Boom! Patay na to. Oo, denied. Ikisa mo na. Ayun lang, pero pwede. Panigurado na no. In kill range na rin ng Crystal mo, Nova. Ni paring SVG dito. So, ibang ano dito si Abed. No? And siguro Uncle, no? At they're pulling up perfectly this try lane, solid at the expense of Resolution. Pero dating about ano naman eh, Brood Mom, makuha mo lang yung soul ring mo dyan. Ay, yung kakain na yan mamaya. Oo, only lives na rin yan. Oo. Gucci wap. No? And the thing there is that it would prop on DJ. He's actually trying to catch Resolution. I think ang playstyle na lang ni Resolution dito is he can play it very defensively in a sense that yes, hindi man yan pwedeng humarapan kay DJ kasi nga nauubos ng rat yung Gambino. Boom! Pero talaga ito, itong ayun likod. Nasa si Pangolier. Oo nga. Walang lapit, wala pang gulong. Okay lang, no? Pero grabe, nakakabuelo. Not a loss for them. Nakakabuelo si MSS, Uncle. Hindi na makamatay pag nagbablast off. Ayos ba yun? May ganun mga mechanic, no? Oo. Itong ating, actually pag nag-blast off pala, second chance yata, self-damage 50%. 50% lang? Oo, 50% lang yung nababawas. Okay, 50% na kanilang ano. Hindi na katulad dati na ano, full life eh. Patay mukha agad. Patay sa mukha talaga, mawasak talaga, yanarp ang puwet mga kaibigan. Dito tayo sa likod. Okay, sumabog na naman ako narinig doon, ayun na nga. Grabe, nagpe-pay off. Sabog na naman. Oo, nagpe-pay off yung Tekis. Naglagay pa ng proximity mines doon sa likod. Oh, grabe na yung
Warzone na po ito mga kaibigan dito sa may bandang baba. Rat incoming in from DJ na paso. Napuwersa, mapatipi. Tatlo na sila, kaya lang sa pool silang tatlo doon. Yapi, yanap na yanap, sabay pasok dito. Pangulayer, sabay talon. Ladies and gentlemen, ako paano na yon? Deny here, done by DJ. Nicely. Mga kaibigan, DJ Storm, I think they're being complacent masyado dito. Masyadong malalim. Ano doon? Masyado sila malalim. Nakikitim ba sa likod ng tore? Ayos ba yun? Na ano, kinilig sila doon, tatlo yung ano yung pwedeng pitasin. Tuwa-tuwa sila yung pag may nabobomba yung tekis eh. Parang feel nila, ay maganda na to, okay na tong lean eh. Pero good response coming in from DJ. That one is solid, no? Kahit pa paano. Na dikitan kagad nila yung try line nila. Iniwan nila dito si... si Pugna, no? Kaya naman eh. Kaya talaga, huhulihin mo lang ulit yung mga Gambino dito, syempre na resolution. And kahit pa pa, although there's the window kasi yung downtime ng pakawalan. Oy! Yan po mga kaibigan, usapang max range. Talaga, with the new changes on to punch. Uncle. Level 1 lang ang kailangan mo. Grabe no, grabe yung level 1 para sa akin. I find it very strong. The level 1 range nung hook dito. Bayad na bayad ang Arcana, mga kaibigan. Bayad na bayad ang Arcana. Yung Arcana ng may ano, hindi ginagamit ni DJ. Hindi gamit ni DJ, no? Oo. Yung ano yun eh, di ba? Yan ba yun? Hindi. Hindi, yung hook shot yun eh. Assemble to kay DJ. Walang pera, men. Oo. Si DJ, walang pera. Ayos ba yun? Uy, doon tayo sa may bandang baba, ladies and gentlemen. Pero si SVG, almost in kill range. Ilan yung tatlo yung tinamaan ng blast off doon? Machakit, mga kaibigan. Habang tuloy sundot ang ating Pangolier, mga kaibigan, also Pailaidai. At trust si MSS, that's you have enough MS here to back up. Proximity mines pang iwan, sabay talon ulit ni Snake King. And easy Bugatti kill here of the Pangolier. Pangolier already has 2-1-2 on the KDA. Malaking bagay, Angel. That's technically a KDA of 4. No? So, isa lamang yung deaths na dito. Hindi man natin nakita, but YS is punished as well. Yun lang problem si Abed. Nacho-check si, ano, si YS. Dapat itong mid lane, hindi ganun eh. Tapos, nangyari sa mapa natin mga kaibigan, Eternal Envy getting missed out again by the Pangolier, the bottom lane. Yun talaga yung story no, sa bottom lane. Oo. Ay, so, naku. Pa lang sila na, naku. Okay. DJ doing the work, no? Yung mga galawan DJ. DJ, ang parang ray of hope nila dito sa ating laban. And pancheck rin actually sa ano sa Tekis kasi the thing about the punch alam natin when the stocks uy naku si Pangolier na kakasabi lang natin kaya alam eh may kawalan ng ano yes Tumanova fair of course there's the cloak pero sabay mamba out din syempre si paring Visage the best part about the punch here is ano yung health talaga mula sa flesh sheep no. But that's something that you cannot be easily burst by that, bomba ni Tekis. But looks like Resolution is getting the better out of, dito. Space created. Oh, space created. Iniwan nila mag-isa pero hindi pa kaya, mukhang hindi kayang i-one-shot pa to eh. Ito si Resolution. Yung mga Gambino, hindi in kill range nung Ender. And no TPs pero at least, ayun, nagalaw na ng Torre yung Siege Creep. Yung Siege Creep kasi yung mahalaga eh. Para matanggal yung ano. Pero there's the blast. No denial, no? Oo. Pwede siya naman denial. Mataas yung base damage ng Pugna. Pero, you know, risky rin naman lumapit. And it's a given tower. First tower yun sa kamay ng BJJ Storm. At sa ano pa napigay yun? Sa Broodmother no? Medyo naipit nung umpisa. Pero nakawala na. Pwede, babahay na yan. Napuwersa si Fudge na bumisita tuloy dito sa may baba. Now, Raid King actually is he aiming for a wraparound. Just a ward placement here by the Raid King sa may banda taas. Marami itong nakaipon dun sa mga ancients natin. And Abe just doing work here. Kuha rin sila ng mid. 1-4-1. At mas maganda yung gitna. Nakuha nila. Although, ang ano nga lang dun is yung Broodmother, yung gumagalaw dun. And alam naman natin, yung Broodmother, snowball yan. Oo. Ano talaga. Oo, pag kumagat, Angel, actually, pag tiningnan mo dito, napaka-vulnerable nung Pugna para sa Broodmother. You'd have the threat din nung deck, Ray. Ayan.
No, isang talon, ladies and gents. Pero there we go, we have the economy in. And so far, wala masyadong action. Jackson, tayo nakikita. I think maybe sa may bandang baba. As I'm seeing, actually, the tech is jumping in. Once again, power trend available naman, no? Dito sa ating broad mother. And of course, MSS is removed. Regeneration Royale to Pilai Dai. TP's in dito with the DJ. Hooks kay Staking. Pero sa may mamba out. Swashbuckle palayo. Dun, tatlo, pero tatlo. Tama ka dyan, paring Angel. And of course, four members spent here. Para lang madepensahan itong bottom lane ng Fnatic. Fnatic has an answer, 9-5. Marami silang kill score compared dito sa ano, BGJ. Uy, nako, mukhang delikado pa din. Nako, walang remnants. Ayun lang. Look at the... Uy! Uy, naku, ang sarap nun. Yeah, ang dami nila. Sumabog nga. Sabay may blast. Yung tech. Yung tech. Yung tech. Parang slam dunk lang. Parang nag-aliyop. Play of the game eh. Play of the game eh. So, sinopalpal mo yung teammates namin. Nahali ka dito. Yun yung problema eh. From out of nowhere. Parang RKO. RKO. Yan yung blast off ni Tekis dito. So 10-6 still. Ang ganda nung ano, nung Pangolier pick. In your face, ano? Yapi. Multiple remnants ang nilagay dito ni paring YS sabay swashbuckle. Pero naka-TP out. Itong ating naka-TP punch. Naka-TP out pa siya nun. Grabe naman yung ano. Hindi rin na pumasok yung searing chains, no? Searing chains. Hindi rin na ilagay yung crowd control dito. Walang isang talon. Paring snaking. It should be enough for the swashbuckle. Once again, taking the last hit here. Para kay Pilai Dai. Walang mana si Pilai Dai doon? Or Pilai Dai not putting the ultimate in for his Raid King? Oh. Yung pala. Universe just doing work there. Ito na, ika-cash in na ni Abed. Abed. Ancient. He has to eh. Abed has to go online. Oh. May, early more than enough kasi sakit yung pagkapatay niya doon sa gitna sa ina so kakakuha lang niya ng tower doon nung namatay siya. Supposed to be si Resolution yung mabe-behind eh. Siya yung merong dehadong lane sa may bandang top lane pero because of the plays done here for the bottom lane uy na hagit pa rin Yapi mabilis lang yon double searing chains and still alam naman natin yan the Ember Spirit getting caught off multiple members getting charged in by the Pongal Yair and of course Pilai Dai will be the victim here maybe sa pag-atras isa na namang swashbuckle tranquility nakuha dito ng ating Crystal Maiden but the fight gets messy as 3v3 dismember para kay paring YS that's the Ember remove here last hit by Abed almost in kill range pero walang combat capacity natitira itong ating Crystal Maiden sumay lumingon Frostbite ang ginamit cooldown ng Frost Nova ay Crystal Nova so yun lang samantala dun sa taas kapila naman si Resolution ang yayari dito sa ating tower dito iwanan mo nga lang naman yan and namahay nga eh actually itong gagamba ni Resolution, ito yung hindi basta-basta gagambang bahay eh. Alam mo Uncle, yung gagambang ang laki nung ano, yung abdomen, yung shell, matigas. Naalala ko yun eh. Anong? Parang gagambang rhino yata yun. Yung ano, yung may spike-spike yung abdomen. Pag isa ilalim niyan. Oo. Naalala ko yun eh. Yung... Mukhang Autobot yung itong spider nito. Oo, DJ with the hooks, yung hook, ha? Yung hook, nga. Grabe yung mga hook ni DJ dito. So far, wala pa tayong nakikitang brutally missing hooks. Or actually, ako nga, personally, wala pa akong nakikitang nag-miss na hooks. Feeling ko bumabawi doon sa game one. Talaga. So, medyo, nung umpisa, Lengdu. Kaya lang nawala eh. Hirap nga rin naman. Imiranid, ano doon, what do you call this? Yung punch, wala masyadong tinatamaan. Kanina pa to ah. Kanina pa yung tower na yun. Oo, matagal-tagal. Siyempre, madugo yung bandang laban sa bottom lane. DJ here gets last hit here by YS. Freezing build activated. Ininitan ni Lamig. Mga kaibigan sa may sabit as Resolution will check Universe in. At itong pagbangon ng api sa may ganti 3-1 ang tanggal dito ng VGJ Storm. Ayun. Oo, 3-4-1 eh. With a flash. Kaya na din pala. Nandito pala si DJ. Nawala. Ano? Oh, unang na-check din si DJ pero it was Abed actually that was left. Ay si Abed pala. Oo, para sa top. Pero may blink dagger na. Si Abed uncle. So that one a smoke here taken in by the Raid King. I think they want to gusto nilang gumante. Dito sa BGJ Storm as they know that if they want to take a win, they have to fight as a unit here.
Ganun rin nangyari, no? Kung kailan naka-3-1 yung kalaban, no? Nakapatay ng tatlo. Wala yung carry nila, eh. It's either ito. Si, kanina si Resolution, ngayon si Abed naman. Si Abed naman, no? Kumukuha ng to. Ng crucial. Power. Crucial ngayon yung role ng dalawa. Lanaya plus the Broad Mama. Pero, huli! Ang ganda naman nun! Grabe naman talaga! Bawas ka agad. Pero, bigante pa. Hindi ko nga alam kung nakapag-blast off dito, pero instant live dream Onzu Resolution. Nakuha to ni Eternal Envy. Dominating streak is there, available para sa Visage. Now, isa pang lingon, Recrefify. All the slows in the world to be made available. Kasama even hindi na gamitin yung Gargoyle dito. Abed sige na last hit. And a mega kill streak complete for this Lanaya. Okay, that's something from Abed. Yan na pwede natin mag... slowball. They can capitalize on this kills niya na kawa ni Abed. Ang solid dito angle, no, hindi pa nga nagamit yung smoke niya ni Rate, eh. Pwede pa nga silang mag-ano, eh. Pwede pa sila mag-reset. Tapos make another play for a pick off. Napaka by the book in terms of the ideal team fight para sa Fnatic kasi ang na-hook si ano ba naman? Tekis. Gusto nila si ano? Si pag-surpresa, ang ganda. Swak sana yung ano niya, yung hook ni Abed doon. To the Decrepify, no? Pati yung Decrepify, talaga sakit ng damage doon. Kasi pagbalik nun, di na yung i-dismember. Talagang i-reverse na lang yun, Todo. Nakaabang na yung blast nun sa ano, pwesto ni Pudge. And, tapos by that time, di pa down yung Decrepify dito. Pero mga kaibigan, ay, dito still quite close. Still quite close kasi di naman value din ano yung... Ano laban natin? Ano lang na yung crucial dun kanina sa teamfight na, kung di lang nahuli si Resolution, it might be an... draw lang in a way na para sa Fnatic. Yung ano, ng ganda ng huli ni Universe. Oo, okay. Kay Resolution. Hindi pwede mag-stake si Resolution, eh. Hindi pwede mag-stake. As in, chuchunkiin niya yung buong life drain. Ang ano? Grabe yung dekreto da life drain. Hassle sa muscle. Ang bilis na, no? Parang, parang naka-micro, eh, no? Yan nga, eh. Yung, walang ka-delay-delay yung life drain, no? Yan kaagad. Ako, tumating si Gambino, mga kaibigan. To now. Yan are. Pero syempre, there's the slow available from the ultimate here of the Raid King. Ang pabati dyan ang Freezing Field. Syempre, the bolt, it will get the stun. Pero Pylida into the front line. Medyo na sobrahan. Nawala kaagad. Syempre yan. Hindi lumingon at nag-provide ng backline damage si Abit dito because he knows patay na si Pylida doon. Pero DJ again. DJ making the plays with the positioning at all. Ganda nun, ah. Galing sa likod. Nabawi niya kagad yung pagkapatay ng Wraith King doon. And that's good. 1-for-1 kagad. Biglang naging 1-for-1. Oo nga. Actually, very curious. Support Wraith King niya hata-hata, eh. Oh, support niya talaga. Support Wraith King pala. Okay. What's the Visage, no, na nasa ano, course kasama dito nila na? Solid, solid. Taga-stun lang talaga. Pang-pronta lang. Hindi pa siya yung ano, eh, hindi pa siya yung skeleton build, eh. Mamaya pa natin makakita yata, yeah, yung mga skeleton. Ano, Decre Blast half health, Uncle. Ayos ba yun? Pwesto na naman si Pudge. Okay. Alis ka na dyan. Alam niya, eh. Alam niya, eh. Walang no choice, eh. Alis ka na dyan. Anytime, di niya rin alam nasa nakapwesto si Pudge. Siya doon pabantayan. I think di yata makakatakas tong Tekis na to. With the Gargoyle in, yung movement speed masyadong malaki. Ladies and gentlemen, proximity mines ginamit against to Pylaidai. And there's the Gargoyle landing. Stunts all over into the world. Pylaidai almost in kill range. Oops, pero doon, sino nahuli dito? Si DJ na naman. Happy. Nahuli. Pero nandito naman pala yung si Universe that be able to help him. Nakakatawa. Hindi mabundol ni Snaking dito si DJ. Alam ni DJ na kakampi niya yung bato. Na-interrupt yung hook shot niya dun, eh, no? Nag-miss tuloy. Mahirap rin. Moving targets. Yes, totally. Crystal Maiden lang din yun. Nakakatawa dito si Snaking. Hindi talaga mataya si Pudge. Especially with yung bato nga nakabundol dito with that Rolling Thunder. So, ngayon steady reset lang tayo dito sa ating mapa. Pero I would dare say, yeah, lamang na po dito ang Fnatic. Yep. Stigyan, eh. Hindi pa nga pinapalo ni Templar Assassin itong Stigyan online now. Or itong Desolator rather, Dota 1. Itong Desolator ni Lanaya. I'm still waiting. Still waiting kung gaano kahapdi itong Desolator. Wala pag pumalo na, eh. Ano pag online. Mukhang... DJ ang inaanap dito ang ano. Oops, wala pa lang kasama yung Pangilier na yun. Kailangan nila makuha ng quick minus one itong ano, itong team BGJ Storm. Mukhang na plateau kasi wala na yan, eh. Wala na yung gana nung Tekis, eh.
Oo. At di lang yun, Uncle. Actually, na-check yung ano, na-check yung Ember Spirit din. Kailangan niya munang mag-ano dito, strategy yung Marino. Rat Dota, kumbaga. Kasi he's very behind. Ember Spirit, sitting on ano, ha? Number 7. Bottom 5. Sa economy. And clear na clear, Korean. Posto yan. Yun yung nasa mali dito, malayo. Halos kalahati siya ng gold dito ng ating Pugna, even the Visage. Lamang pa yung support kaysa sa kanya, even the punch. Yung problem talaga dito, yun yung deficit na kailangang i-close ng Fnatic. Ay, ng VGJ. Not that, ano pa rin naman yung lineup nila. Dikit pa rin naman ang laban dito. Although, yeah, may konti yung pag-anap ang Fnatic na they can capitalize on. Pero with nakaka-farm rin pa rin naman yung broodmother natin, yung panguli rin, lumalaban pa rin naman. Happy. Tamang, well, tamang bantay na lang siguro, no? Of having this lane shops para, yun nga, makakuha ng freedom si Ember Spirit na makapag-farm. Pero si Ember Spirit, pwedeng makatulong, pero tamang mamba out. Tamang mamba out lang din. Still waiting din dun sa mga traps dito ni ano ni Tekis. Kaso sa totoo lang, Uncle, mas pansin ko nga mas well spread pa yung traps dito ni ano, Lenaya. Kaysa kay Tekis, just considering the red dots available dito sa ating mapa. And that's the thing. I think there's some intense, there's a bit of a standoff doon sa ating top lane side. Pangolier has his solution on to scout kung sino man yung nasa may bandang likod. So he knows that DJ can go in. Actually, curious na ako items ni DJ dito. Blink Dagger online. Yun yung problem. Nakapwesto na talaga yun. Pwede ng panggulat. Oh, si DJ. No? Kanina pa gumagawa si DJ dito. I think without the... Oh, may nahuli na naman siya. Yeah, I... Ah, hindi. Ginamit niya lang for ano. Dinismember niya lang. Maikli rin naman yung cooldowns niya. Wonder kung aabot si DJ sa point na makakapag-aganims pa siya dito sa punch eh. Okay. Medyo malala yun. Mukhang... Pag naka-aganims ka sa punch, parang auto-attack yung hook, no? Walang cooldown. Oo. Super super cooldown. And medyo tumahimik na naman yung laban natin. Oo, tone down lang. Siguro nag-almusal lang din or kumuha ng Korean barbecue itong ano, itong ating mga teams dito sa The Summit. Pero at least alam nila na kahit ganito ka jawbaw siguro yung mga drafts natin, andun pa rin yung discipline, no? Andun pa rin yung discipline ng mga teams natin. Yung ano na disiplina ng teams. Na parang, pag kailangan mag-reset talaga. Parang pag yun ang linaro mo eh, parang masisira ka rin talaga. Yapi, ang problema na check na naman kagad dito ang ating Tekis, mga kaibigan. It's the first time that the BKB is introduced. Unang role, tanggal si DJ. Wala mang kill streak na iba to dito. And another Rolling Thunder with the Blink Dagger available onto Snaking. Multiple crowd control. So yung hassle eh. Sa Rolling Thunder, mga kaibigan, pwede kang inak up ng dalawang beses sa isang team fight. Si Abe dito sa... Oo. Malalim yung kinalalagyan. Hindi na kapag Blink Dagger. Frostbite in range. Wala na. Abe with the shutdown. Dapat di na siya nagpakita doon eh. Parang nung nagpakita siya, nakumbalis, alis. Mamba out na sana. Tapos pwede silang lakarin ni Resolution. Yun ang sigurado eh. Wala nga silang pagsagot yata kay Resolution. Yun na yung, ano eh, yun na yung key doon sa dalawang clash na yun eh. Wala silang galaw kay Resolution. Ito, kailangan lang ng tamang items pala dito na napanggol niya. Blink Dagger, onto Snaking, alam na natin yan. Sigurado na yan, mamen. I mean, ang kailangan lang naman ni Pangolier is repositioning himself so that napaka strategic ng point of entry niya every time that he decides to go for either a swashbuckle or siguro kahit nung Rolling Thunder. Nako, yung Torre, pasus ko tutunawin ni Gambino. Ito yung mga nagrally eh. Pag may Sona, mga kaibigan, kadamay. Kadamay ni Resolution. Sakay ng jeep. Oo. Nakasakay dun sa jeep. Babaan na po. Call time natin ha. Call time natin. 6 a.m. may libre itong pagkain. Itong Pudge, ano na yata ito eh. Mukhang isasakay dun sa jeep eh. Yun na nga eh. Pinakaamoy na eh. Mukhang kailangan mong sumakay. Nako. Inahanap si Tekis. Nakita pa kung nasan ka. Nakita. Andun si Pangolier. Alam na namin nasan ka. Oh, may blink. May blink si DJ. Intel range, oh. Ay, pinagtagpol! Ay! Grabe naman si DJ. Pero Snaking, alam natin, the bait Israel. Wala na takas dito si DJ. Hihiwa-hiwain na lang yun ni Pangolier. Wala na, finish na.
Ay, pwede pa lumingon, no? Pwede pa. Pero kung tatlo, wala kang makunat sa marami. Alam natin yan. And, yeah. Ganun lang. Napasobra. Ang weirdo ni DJ doon, no? Una, huli pa itong si Pylide dito. Pero... Oo. Pero si Resolution, BKB activated. Hindi siya makababa. Wala yung ano. Hindi siya abot nung sapot. Ang ganda naman nun. Ganda naman nun. Sakto lang sa edge, no? Oo, sakto lang sa edge, mga kaibigan. Apat pinablink in at tanggal si Resolution tanggal. Dito. Yung solution naging problema. Ang sumagot na lang ay yung freezing field pa ni SVG. At least 1-for-1 tayo dito. Pero pinasimulan unang natanggal din ang ating Raid King. Netherblast 2-for-2 already. Mom Spaghetti, habang will they go another for another engage onto the rush? Yes, it will be. Magandang swing yun dahil mega kill streak yung hawak ni Resolution. Tapos onto Abed pa, no, Uncle. May buyback na ginamit yung Crystal Maiden. Still waiting out for Resolution. He also has his buyback then for this game. Ayaw mo na. Ayaw. Iko-contest nila tong Roshan. Naku, dapat lang. Nag-miss pa yun. So, ang hassle sa muscle, andun si DJ, medyo chinichingas sila ng ano, nung Nether Ward. Kailangan okay, mag-hard engage ni Staking dito. Another knock up sa may Mamba out. Multiple knocks up once again. Pero si Universe na check dito ay ang rather chinek si paring SVG. There's the hook. Wala nang kamana-mana at na-finish na si Snaking as well. And still Resolution. 7 seconds on his timer. Templar Assassin prioritizing still this rush. They will get the rush. Okay. So with that last, yun nga. Rush ang premyo ng Fnatic doon. Uy, meron pa. Bonus pa. Round? Hala? Wala lang. Pagkano lang. Patikim lang. Naku, tong so, Ember Spirit. Uncle, dapat may ano na yan eh. Full item na yan by now eh. Hirap rin kasi nang umpisa. Ilang beses na patay itong si Ember Spirit. Behind na behind ang cheese sandwich. Ayun. Paano kaya ito, no? Bottom ano rin. 1, 2, 3. Five din si Ember. Oo, ito magandang bagay. Battle Beauty. No. Battle Fury completed. So more shops, more wave clears. First na yung si Pylide doon, no. Naka ano na. Naka kill stick. Oo nga. And then, hindi pa rin ginagamit yung smoke na dito, no. Kaso ayun lang, napamali ng pastuhan at nasaktuhan na may tatlo diyan. So yeah, Pylide will be losing the Pylide. So, si, it'll be for die. Kung may kill stick si Pylida, eh, may sheep stick naman ang visage natin. Yeah, oh, grabe naman! Nalusaw! Tunarp, mga kaibigan. Wasak ang puwet dito ng ni paring MSSNS. Ganun kalambot. And the thing there is, that's the Lanaya. Talagang he can have the freedom on diving for the backline. I think, anong items? BKB online. Uncle, mukhang check to. Mm-hmm. Ng Fnatic. Ito na. Puro na. Pag ano dito, 3-3 na sila. One. Puro 1-1 yung series. Swak lang. MVJJ mukhang gumande. From 2-0 tsaka 2-2. At least swaks na lang, no? Dito. And, Panalo na sila dalawang beses kanina unang game natin. Against Optic Gaming, 2-0. So, kung ito, sila yung isa sa mga Yamado. Hindi pala kita dito si Staking pag ganyan. Pag nasa taas? Oo. Oh, hindi makikita. Kailangan may words ka para makita yung nandyan sa taas. Staking, yung pwestuhan ni Pangoliria is a very clear idea. Pero showed himself for the bottom lane side and also the scan. Now, there is DJ instant blink to the dismember. Naman. Grabe! Ay, hindi naka-dismember. Hindi, nag-dismember. Pwede pala ma-dispel yun? Pwede pala ma-dispel yun ng ano, ng Rolling Thunder. Solid. Parang, nakatanggal ba yun? Pwede ka mag-nakatanggal. Kasi, de. Kaka-up lang nung dismember. On cooldown pala. Anong kinagawa niya? Naka-rat yata, ganun lang yata rin yung animation. Oo nga eh. Akala ko gumulong lang si ano. Nullifier ang kinuha ng ating... Whatchamacallit, si Gambino. Si Gambino dito. Kailangan eh. Bubuusan siya ng spell eh. Actually, walang no choice talaga Storm dito. They can still stall out kasi may Ember Spirit naman. Mas improved din yung wave clear dito ni Ember Spirit. Ayan. Ooh. Well, that's a free kill technically. Ni Rally, no? Kinuyog ng mga fanboys. Yan yung Resolution. Alam naman natin kung paano talaga mamampingas itong, ano, itong ating Gambino. Pero the thing here is that ang pinaka-ideal na setup para sa VGJ Storm, masolo si Templar Assassin. Kasi grabe.
Pero ngayon, with the Aegis on, it's not advisable. Ito. Tapos kung kayo pa maunahan ako, Egul, mga kaibigan, freezing field activated, pero there's the BKB initiated on. Tapos he will remnant up. AIS, that is, refocus, look at Abed. Nobody's taking notice of him. First blink into the Rolling Thunder na kapag kinuha sa may blast off pero na ISO. Si Abed dito, maganda yan. Lumilingon lang si Resolution kasama kanyang mga Gambino, binatuhan pa ng Remnants. Bro. Easy person to Abed. Masakit ka, pero hindi ka makunat. 4-0 BJJ Storm. Wow. Yep. Oo. Baliktad na naman ang ating nga. Ngayon. Paano nangyari yun, no, Uncle? Medyo malabo. Di ko rin gets. Nabuhay pa. Nabuhay pa yung... ewan ko sino yung... si Snaking. Nabuhay pa yung ating Pangolier. Hindi na kompleto nila Abed yung kill. Very, very interesting. I think it's the lack of members then. Actually, wala si DJ yata for that fight. Grabe, tignan mong kung bumawa si Gambino doon. Kasi kung nandun din si DJ pala, Angel, no? Parang kahit hindi ka maglagay ng spell, rat mo lang sa gitna. Mahirap kasi mag-land syempre na spell. Pero may ma-dismember ka lang na isa, may marat ka lang. Laki na yung contribution mo sa 5-5 team fight eh. Alam natin yan. Tsaka Crimson. Guard already online for snaking. Malaking bagay din for his teammates. Kaya naman pala tumagal. Si medyo may extra armor pa dun sa clash na yun. Yabby. So, ngayon, I think highest lead na ito, no? BJJ Storm with the 4K lead. Mm-hmm. Coming off that very successful engagement. So, ngayon, tingnan na rin natin. Actually, with this kind of push, makikita mo yung mga red dots dito sa mapa ng BJ Storm. It will be pushed forward sa may mapa pa ng Fnatic. At na-bonus na naman si MSS dito. Yun lang. Iba pag na pakawalan mo yung spider, pag wala, yung punish na ginagawa niya sa'yo, tignan mo, grabe mag-farm eh. Tsaka grabe mag-push. Si Rezo. Oo, si Broodmother. Resolution nga, Ang ginagawa nila ngayon, nagmo-multiple sila. Multiple farming, no? Hiwa-hiwalay dito yung VGJ Storm. In the sense that they try to take yung jungle mismo ng Fnatic. Mm-hmm. Pero the idea is may 3-man unit ngayon na pinadala yung Fnatic sa taas. At napaka-ideal. Unang check dito ay para kay Tekis, mga kaibigan. Isang Hex na mabilis. Pero the Visage, he will take the full brunt of that freezing field sa may knock-up ulit. Will the kill be completed? Yes, it will. As Resolution po siya, the first kill para kay Eternal Envy. Nag-isang mga Bobby dito at isang gagambang hindi kailangan ng kasama with raking in another Frostbite. All the hits in the world. No ultimate, muted, double kill for Resolution. Already an unstoppable streak. Yun pala yung gamit ng nullifier niya dun eh, no? Na... Yun ba yung gamit niya? Hindi nag-respond eh. Pagsastan, no? Oo. Ninullify ba yun? Parang dumakumasok. Actually, yun pwede natin ma-check. Alam ko, pag sa nagbabato ka ng ano eh. Pag binabatoan ka ng spell dito eh. Yun, mute. Muted, tama. Muted eh. Oo. Muted yung kalaban. Yan, iniisip ko para saan niya gagalitin yung ano. Nullified yung ano, no? Yung ultimate. Yun ang problem dito. And Ember Spirit, baka online na rin. Searing Chains, good thing siguro. Pinulap dito ang ating Pugna. Sumubok umangat si Resolution. First low coming in from Dalanaya, pero okay lang. And there we go. Sabay Mamba out. Kakatakot si ano dito, no? Resolution, no? Pag pumupula. Insatiable Hunger yata is online, no? Nung when he tried to go for that fight. Nakaka-miss parang okay mag-Broodmother ngayon, ha? Kaka-inspire, ha? Tapos may pwesto lang sila dito. I'm not so sure if they're setting up for the Rosh kasi malayo-layo pa yata yung Roshes na yan, eh. In my opinion. About time na rin. Parang ayaw pa nila mag-commit to a push here, lalo na lima pa rin yan. Masakit pa rin yung lineup nitong Fnatic with that. I think they're just setting up traps. Kung may magplano man gumawa ng smoke play dito sa may kanilang mismong jungle. So sinasamahan nila ngayon yung Tekis. Kasi kanina na solo yung Tekis eh. Na solo yung Tekis nung Raid King. I think it was the Raid King. Yeah, na burn nga yung smoke. So yung kanina na pick yung Tekis ng 3-man unit, it was smoke play. Oy! DJ again. Ang kaya ganda naman. Ang save. Ganda naman nun. Mali yata yun na parang... The good save. Good save, ipit, no? Eh. Ipit si Abed doon. Nandito na panigurado lang. Pambig lang siguro. Pero mga kaibigan, mabilis dito. Weirdo nga rin yung ginawa. That's gonna be the actually ultimate on to Pilot Die. So yung nullifier hindi ginamit pa dito para kay Parik Resolution. And all force, all hell breaks loose para dito sa ating mapa. May sumabog, may umapoy, may freezing field pa. Resolution
gets removed here by the Pugna. But up to what exchange, Abed is still online. Can go for the chase here against this YS. Takas ang ating panggol. You're snaking. Can he roll up? He was able to swashbuckle at least to the low ground. At yun nga, 4-for-2. Crucial nung hook dun sa kay Resolution. Although buhay pa siya, yung galaw ng Pugna, mukhang yun yung chumacheck sa ano eh, sa Broodmother. The Dekre? Oh, Dekre Higop. Hindi makagalaw eh. Oo nga, no? Nakakite. Right click lang eh. Hmm. Dapat huli yata, and no? Ginawa niya yon kakatapos lang mag-BKB. Kasi nung ano, kaya nung na-hook, nag-BKB na agad si ano. Kaya pala. Alam ko, numiinipis na rin. Nasa 6 seconds na lang ang angle, no? Critical. Tama, daming spell eh. Hmm. Ng Fnatic na pwedeng iba to. And that makes this, ano, this Broodmother very vulnerable. And round 2, para dito sa mismong, ano, para dito sa mismong Aegis of Immortal, even the cheese might be available para sa side dito ng ating Raid King ba? Or hindi? Ayun, all in cheese kay, ano? Kay, ano? Kay Abed. Kineso din kay Abed, no? Oo. Talagang okay na all in, all in kay Abed. Pinaano na rin siya, pina MKB na rin siya, mga kaibigan. Okay. Talaga lanaya, no? Paano nga gagawin niya? Panghampas rin. Yung props natin dito, mga kaibigan. 35-33K sa kamay ng BGJ Storm. Ang bilis nung pangyayari na from 9K to 3K after that engagement. Iba yung nagawa na nabatay yung Resolution. Oh, pero para sa akin, Uncle, anything goes to sa team fight eh, in my opinion. Kung team fight 5-5, I would lean sa Fnatic. I would lean sa Fnatic kasi yung strongest point ng BGJ Storm dito, Resolution. Ang daming check. Gaya nga ng sinabi mo kanina, Pugna. Pero kung ganito mga solo pickups, lalo na si Pylide, well, napaka-vulnerable yan. Pugna already coming in. I think, ironically, baka ang saver pa dito ng BGJ Storm sa lamang na nakukuha ni Abed sa laro, baka Ember Spirit pa. Mm-hmm. Kasi I'm not so sure kung meron ba silang clear answer sa split dito ni Ember Spirit. Yun nga yung makakita natin dito eh. Yung map control na pwede ibigay ng BGJ Storm din. Sabi nga natin kanina, yung gagamba, pwede ibigyan ng space itong si Ember Spirit. Mm-hmm. Kasi kanina, no, nabigyan ng space si Resolution. Oo. Siya yung nag-benefit ng gulo sa baba eh. Iniwan siya sa top lane, sa kusina. Pinantapat ba naman, Pugna? As ba yun? Tingnan natin dito, no? Eyeing for the high ground. Ini-scout lamang ni Abed kung sino man yung nasa may angat. Lalo pa 35-minute mark and everyone is after that bounty. Papabayaan na lamang yun nila Resolution as I think they know that multiple members are spending for the top lane side. Face check to the high ground, ladies and gentlemen. Of course, unang bite muted, pero hindi na mamute yung mismong Aegis of Immortal sa may abang. Will there be any swashbuckle? Was able to blink out fast hands, mga kaibigan. Uubos yung mga gagambinos. Bilis na wala yung gambino. Kailangan niya maka-queue in if there's a fight break out. And this member, unang bati, MSS is removed here. Yapi, but up to what cost, no? Dalawa, na, mga kaibigan, will they be able to finish this one again? Rolling Thunder, knock up, and the punch gets displaced. DJ here gets checked by Resolution. Nice BKB, pero that's a 5 seconds BKB already. Bamba out, Bam Spaghetti, and again, dun sa may Bamba Universe is checked. The Bungle Liar is removed here by Abed. They know that Abed is still alive. Si, patay na yan. Napakabagal na itong si Crystal Maiden. And with 3 heroes, na humahabol sa kanya, Broodmother, doon na lang manonood Yabby siya. Ember Spirit, nasa ilalim pala. Sumama umaga natin. Dumating si Manjin. 38-32, ladies and gents. Anything goes, no, para doon sa team. Grabe, 38-32. Tignan mo yung ano, bawat minuto, dalawa yata yung napapatay. Pubs. Pub game sample. Hindi talaga pag nauli talaga Resolution, patay, no? Oo. Dahil din sa nullifier eh. Actually, yes. Oo. Kahit wala nang pwedeng mag 1-on-1 kay Resolution. Just because of the nullifier. Oo. Kahit sinabi natin na ang lakas ni Abed dito, kailangan pang frontline si Abed. Ang problema kay Resolution, sobrang napapanish talaga. Hindi siya yung klase ng carry na kaya mang maramihan. As in, wala kaya maki 1-on-1 sa kanya, pero 2v1 sapat na para tapatan si Resolution. Actually, kailangan mo lang i-decre si Resolution talaga. Yep. Pag na-decre siya, kited niya. And then, grab and burst. Grabe. Napapadota tuloy. May tekis eh, no? Ayan, tekis. May tekis pa doy. May tekis. Oo, hindi mo nakita. Naka-arcana lang.
Diba? Ito, ellipse ka, no? Ang ganda niya ng may brother pa. Lahat na ng pinagsama-samang kung ano-anong pick dito, men, sa ganitong klaseng laro. Mainit ang tarima. I think magkakaroon tayo ng 5-5 dito at Uncle. Smoke play done in by BGJ Storm Squad. 37 minutes na tayo dito sa mismong laro. And I would say, ito to... Ang lapit na gold lead nito eh, 2K. Oo, coming into the mid-game. Alay, di pa napaprosbite. Hala, nalingunan! Nawala! Kanin mo may Crystal Maiden doon, nawala. Actually naman, kita niya na si Universe, no? Hindi niya pa na-frostbite. Nakalingon pa si Universe. Manta on the Broodmother. Kulit. Yeah, binubuhos niyo lahat sa akin, ha? Kasi nati-dispel. Pag nag-decrepe pa, magmamanta. Oo, ganun na talaga eh. As in, tapos, sino yung tunay, di ba? Ngayon, okay yun. Okay yung manta ni Resolution. Talagang si Resolution, the one and only solution pag ganitong klaseng laro. Siyempre, ultimation ng ating Great King sa may Mamba Blink Out. Nakapwesto lang si Abed. Hanap pa rin ang pwesto. Ang problema nga lang ay yung mismong manta dito. Pero obvious, two yung dalawang pumupush dito mula sa illusions ni paring Abed. Ay, ni paring Resolution. Multiple proximity mines. Uy, may attempt for the hook. Pero there's the Yules coming in mula sa ating Tekis. Ganda nung Stanini. Ilang segundo yan? Five? Ang tagal. Mukha, no? Tagal, no? Yossi ka muna. Five sa ata. Four to five. Tekis main to si Manji, no? No? So, sana siguro. Alaman. Oh, makakita ng ganito. Alam eh. Alam yung 5-6 seconds niya. Kala mo talaga. Kala mo talaga. Dito sa laro natin. Palay-day. Oy. Nagkita sila. Kaya niya ba yan? Mahirap yan. Oo nga, inululoko niya lang yata sarili gagawin nila. Niya dyan. Gagawin niya sa Ember Spirit na panot. Critical daw siya. Kulit ng mga players dito no, sa The Summit 9 Uncle man. Iba rin niya gagawa ng ano. Ay, itong i-share ko dun sa ano, sa MPGL kasi Buhay League Ops. Grabbing tilting yung ibibigyan ka ng ano. Nang ititip ka, yung nagkamali ka, tapos ititip ka na. Doon sa MPGL, asar-nasar sila pag ano. Nakita mo? Pag naano sila. Yung nagkwento nila, Dexter, sila yung nandun eh. Pero tilted talaga sila. Pag, yung player, pag tinitip, tapos na mali ka. Tas, mali yung ano, nagkamali yung, ano, yung player. Tapos ititip sila. Ng kalaban. Yan pala ang katumbas ng badge sa LOL. Bago lang eh. Kaya ano eh. Ginagamit ng mga players. Ginagamit ng mga players eh. So, instead of the direct chat, no? Some form of interaction. Kasi nga, bawal naman sila mag-all chat na ano eh. Gamesmanship nga ng ano eh. Tilting talaga. Tapos sabihin mo lang, gusto mo lang mag-tip eh, di ba? Good job. Oo, parang salamat. Di ba? I'm doing it in good nature eh. Trip ko lang talaga. Benefit naman nila yun, di ba? Yung tip. Mga kaibigan, dismember in. Sino nawala na yun? O si staking. Mga kaibigan. And the thing there, Uncle, is ano to eh. Itong laro unahan, in my opinion. Unahan. Pag merong na, ano, napitas na yun. Naunahan, oo. Kailangan, pag nabawasan ka ng isa, re-reset kayo eh. Walang no choice eh. Ang problem dito, ang may freedom na mag-reset lahat-lahat na is BGJ Storm. Ember Spirit, behind man, now online na. Number 3 sa economy. Oo. Nako. Yung ano eh, online na yung map control. Ng BGJ, no? Oo, ng BGJ. And they even have the defense, ultimate defense talaga ng Tekis dito. Alam natin yan. Pwede rin sila i-flock ni Resolution, so they have no easy freedom to push this one. Pero ito na nga, gumagalaw na nga yung Fnatic dito. And so far, so good sila. Oo, dalawa yung gumagalaw, ano. Gumagalaw, tatrabaho. Dalawa din yung siege script dito na nagpo-push eh. Grabe naman yung damage nung ano, Gargoyles. Walang pakialam yung Gargoyles sa ano eh, sa mga bomba-bomba eh. Oo, grabe yung pressure na pwedeng gawin. Nakapwesto kasi si Templar eh. Ang problema, wala namang Aegis to eh. Sa ganito klaseng laro. Tingnan natin, Remnant, moving forward. Na, naghahabolan na. Yep, Resolution showed himself, hindi rin pwede ba? Mukhang mamambout na sila, pero ano ba itong gawin nila? Huh? Wala yung Pugna, wala yung kulang sila dito pag nag-teamfight sila. Yep. Manta style then Ember Spirit again with the split. Easy. Ganun lang, no? Yun yung masaya sa Ember Spirit talaga. Ang weird lang doon, na-spent yung Ember Spirit to defend talaga yung ano, yung mid lane. Oo.
wala silang choice. They cannot have the Broodmother into the front line. And even with that, Uncle, makikita mo na si Broodmother, ayun nga, natanggal pa rin yung tier 3 tower. Tignan mo naman yung gamit itong si Emperor Assassin. Daedalods. Lahat na ng ano ng weapon pandamage, critical, no? MKB, tapos meron pang Desolator. Yung kamay niyan, no? Mm. Pag Super Saiyan na mga ito, smoke. Ito na. Sabi nga natin kung sino mauna. Oh, napaka-importante kung nang umpisa. Na-break. Ladies and gentlemen, Slide of Peace. Actually, inuna nila yung Ember Spirit. Lamang dito ngayon ang BJJ Storm. BKB introduction. DJ is removed. The cheese is given there. And Appen also with the BKB. Pero multiple members. Kita-kita kung nasa ng tunay na solution, mga kaibigan. Pero swing around si Richie. Grabe, yung ikot nun. Oo, matik, mga kaibigan. Max Bite coming in from YS. Ang pagbaho ng api. Ember Spirit ang gagawin. At kitang-kita mo na yung mga cores dito ng Fnatic ay tanggal na. Pailaiday, takbo ka. And ladies and gentlemen, BJJ Storm can easily push now here for the tier 3. Buybacks should be committed by Fnatic. Up. Kailangan mag-buyback dito. Walang no choice. Nako, split pa yung Ember. Magalaw pa talaga. Ito na, yung sa gitna. Nakakatok na yan. Pag hindi pa nila anakagan, dalawang tori yan. Pag hindi nagalaw kagad, ganun ka. Oo nga eh. Ayun, buyback. Dalawa. Mamba. Stun is connected. Hook. Uy, munting na. Grabe naman yung hook dito. May masabag pang iniwan doon. Oo. Siyempre, matik yan. Paglabas din, Uncle, alam natin na ito yung problem sa VGJ Storm. Ito yung problem ng Fnatic din against VGJ Storm. The more na napupush ang Fnatic, the more ang hirap i-recover nung nawalang mapa sa kanila. Grabe yung red dots ngayon. Oo nga, no? So, ayan, hindi naman yun makakapatay. Pero may utility dyan, may stun. And the biggest part then is revealed yung nasan, position. Nasan sila yung ano. At ang nakita natin, no, pag nag-1-on-1 ang, si Resolution at si Abed. Si, ay, oo. Oh. Ano, Resolution? Yung with Resolution. The Max Bite doon. Walang galaw yung critical niya. Pag ano, Uncle, pag melee range talaga, Resolution, talagang walang no choice kay Resolution, i-kite mo lang. Ang problema kanina sa fight na yun, wala yung Pugna. Hindi naman wala yung Pugna, nawala. Ay, dumistansya, lumayo, di ba? Tapos di na ilagay yung Dekre. Kaya Resolution, wala na rin sense i-Dekre si Resolution because of the Manta eh. This is the third Roshan. Yan lang, wala, hindi nila masyad magamit yung ano eh. Yung... tao dito. Refresher natin, no? Yes. Ward, walang ano, sino gagamit? Broodmother, dalawang Max Bite. Napakaganda ng position ngayon ulit dito ng VJ Storm because, you know, it drags so towards the late game. I do feel na nagpa-plato yung ano dito, yung punch natin. Even the Pugna. Actually, pag tinignan mo yung top 4 ng economy, ayan, pasok tatlong membro ng VJ Storm. Hindi na bayan pa rin yung Pangolier, you know? Ember Spirit talaga yung parang isang malaking bawi ngayon ng VJ Storm. Parang sino pa yung isang solid na core dito ng Fnatic, di ba? Oo. Raid King? Nako, malayo pa. Support Raid Kings. Baka next game pa yan kung gusto nila i-translate yan to a core. Very impossible. Another defensive item for Ember doon. Anong tawag dito? Ether. Kaya kanino? Ember? Ember. Oo. Si... Aeon Disc. Aeon Disc, oo. Oo. So talagang pwede na gumambol kasi naka-Lincoln Spear pa. Lincoln Aeon. Oo, talagang pwede na lumaban siya. Napaka-ideal din ng fight pala dun sa mid lane. I-emphasize ko lang. Nauna si Ember eh. Dapat pag ano nyo sa Ember, di nyo papatulan yan eh. Parang kaharapan nyo lang, antayin nyo muna mag-Slight of Fist. Sila na yung ano, yun na yung nag-dictate nung laban eh. Oo, yung unang pasok. Multiple pa yung multiple pa yung tumalon. Nakala nila. Pitas eh, no? Yung nag-respond eh. And hindi na mauli yung Ember. What you did is prioritize the other members here. I would say Tekis, Crystal Maiden, given naman. Magaslaw lang talaga yung... Parang si Resolution, ang sakit, one-on-one, di ba? Pero ang problem, yung iba niyang kasama, ang gaslaw. Pangolier tsaka Ember Spirit, uululin ka eh. Kaya napapwersa ka na i-focus tuloy si Resolution na lang talaga. Ang problema, Resolution has his own damage mitigation form as well. You know, he has the BKB, he has the Manta. Oy, X dito. Nilagay na yun. Kulang sa spells ngayon.
ang membro dito ng Fanatic. Pero may huli pa rin sila. Sa taas. Pilot Dive. Purita Slow, ladies and gents. Pasok dito ang ating Visage. Nakuha that, yung hook. Wow, nice safety. That the hook. Kaya coming in. They're relentless here. Oo. Gusto talaga nila. Oo, sa bahay, you consider Rolling Thunder here. Oh, nakross ang ating malaking mapa. Pilot Dive. Solution. Yapi, persado ngayon ang ating buyback dito. Ikalawa na, with a pug na, naiwan though. Dito, ginawang biik. I think it's the... Sino yung naka-AGs? Is that Resolution? It's actually the Ember Spirit sa may Mamba out. He still has the remnants dyan. Yules dito sa ating punch. Sabay kapit kay Resolution. BKB Resolution, activated no? On top of those illusions. Mata style, tanggal si Abed. Mga kaibigan, nag-punch sila sa may mismong base. Even the Tekis has the freedom to blast off in this game. No damage on the pilot eye. The buyback from Abed is online. And now, they will go for this barrack sets. Even has the freedom to ignore Abed, ha? Oh. Nag-buybacket pero wala siya magawa. Ngayon, makikita natin yung power ng pushing power na itong VGJ Storm. Just given this small window opportunity. Iba yung, iba yung gagawa ng Resolution nun. Ang relentless nila nung paghabol ng Wraith King, you know? Oo, tapos hindi nag-pay off uncle yung Wraith King support in my opinion. Parang sitting target lang. No, para ayun lang. GG's called. Ayun na. GG's called and VGJ Storm. It's a techie win. So, etong Fanatic getting their first series loss dito. 1-1, 1-1, then 0-2. So, ano sila? 2-4. Sa ating group. Sa pinakamakulit na tournament.